Basketball lovers, good day para sa inyong PBA. Updates ang mga PBA teams na sa pandemic break ngayon. Pero meron mga team naghahanap ng key players. Ang Meralco Bolt sinahanap isang point guard at ang Barangay Ginebra mag-a-acquire ng isang legitimate big man at iiwan na daw ni Prince Caperal ang Barangay Ginebra. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Ay hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisahan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Richard Sardonas, Efren Aragosa, Henry Ivan Manibog, Kindus Lucanias, Edwin Dubivar, Rene and Marcia Dineros at si Mr. Ricky Lanza. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Matapos nga iwanan ni John Pinto ang Meralco Bolts, naghahanap ngayon ang Meralco Bolts sa isang point guard na makakahalili nga neto sa pagkawala nga ni John Pinto sa Meralco Bolts, isang malaking puwang ngayon sa point guard position ng Meralco Bolts, kaya naghahanap sila ng kalintulad sa kakayahan ni John Pinto at target nga nila kunin ang isang 2014 draft class ng tropang giga na si Brian Heruela. Patatandaan, nakuha ito ng Blackwater Bossing sa 26 pick sa third round noong 2014 at 5-time PBA champion na po si Brian Heruela. Napakaraming team na po ang pinaglalaruan nito, kaya sa experience ni Brian Heruela, masasabi po natin karapat dapat siyang kunin ng Meralco Bolts at siya ang magiging dahilan para makarating sila uli sa PBA Finals. At alam nyo ba, kaya pala marami or walang kumukuha masyado kay Brian Heruela kasi ayon sa ating kuliglig, kahalintulan lang daw ito ng sahuran ni Terrence Romeo or mas mataas pa daw ang sahod nito. Kaya matatandaan po natin, bawat team na pinaglalaroan nito, hindi po siya tumatagal dahil nga sa laki ng sahod. Kaya naman, marami ang nagsasabi dahil nga sa malaking offer ng Meralco Bolts kay Brian Heruela, tiyak papatusin ito ni Brian kung ganon. Pero kung mas malaki ang offer ng Tropang Giga sa kanya, mag-i-stay ito sa Tropang Giga dahil alam niya ang Tropang Giga isang legitimate contender sa PBA Governor's Cup. Kaya naman, malaki ang role din nito na iiwanan kung iiwanan niya ang Tropang Giga. Kaya nag-aabang ngayon ang mga fans at ang Meralco Bolts pati Tropang Giga kung saan ito pipirma ng kontrata, lalong-lalo na ngayon na sa pandemic break ang bawat kupunan. Naasahan din ng mga guru or sports guru na magiging championship contender ngayon ang Meralco Bolts, especially sa kanilang import na si Tony Bishop. Samantala, ayon sa ating kuliglig, posibleng kunin daw ni Coach Tim Cone ang big man ng Phoenix Fuel Masters. Opo, ayon sa ating kuliglig, anytime nakikipag-negotiate na ang Barangay Ginebra San Miguel sa Phoenix Fuel Masters para ma-acquire ang services ni Justin Chua. Si Justin Chua nakuha noong 10th overall pick noong 2013 ng Magnolia Pambansang Manok. Alam nyo ba, si Coach Tim Cone pala ang nakakuha nito. Kanya lang na-trade ito ilang araw sa Global Port kapalit rather ni Isaac Austin at mula noon nagpalipat-lipat na nga ito ng mga team. At alam nyo ba na naging defensive player pala ito noong 2020. At take note ha, naging runner-up po ito sa most improved player. Ang nanalo po that time ay si Prince Caperal. Kaya sayang daw ang talent ni Justin Chua kung hindi makukuha ito ng Barangay Ginebra. At take note, kung posibleng kung sakaling makuha man ng Barangay Ginebra, si Justin Chua magiging kapalit niya si Brian Enriquez. Si Brian Enriquez kasama ang future picks ng Barangay Ginebra. Kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction, madami ang mga lalaki players or big man ng Barangay Ginebra at tiyak
mas lalalim pa lalo ang kanilang lineup at siyempre, ito ay paghahanda na rin sa pagtatapat nila ng tropang Giga dahil posible anytime sa paparating na finals magtatapat ang Barangay Ginebra at tropang Giga. Ito ang inaasahan ng mga PBA fans sa paparating na finals. At kung sakali man matuloy din ang nasabing trade transaction, magkakaroon na ng playing time si Brian Enriquez sa Phoenix Fuel Masters. Dito makikita kung anong merong kakayahan ni Brian Enriquez dahil nga ayon nga sa ating kuliglig at sa mga sports guru, isa itong legitimate point guard na scorer. Hindi lang na ipapakita nito ang kanyang talent dahil nga sa limited minutes na ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Cone at kinahilangan lang kausapin ito para ang kanyang kumpiyansa tumaas lalo. At isa pa sa ating posible mabalitaan at huwag kayong magugulat, alam naman po natin ang 2014 draft class na mga free agent ngayon. Isa nga sa maging free agent or mga free agent or free agent mismo ay si Prince Capiral. Alam natin na hindi pa ito nakakapirma ng kontrata sa Barangay Ginebra. Hinihintay pa kung ano ang magiging desisyon. At ayon nga sa ating kuliglig, tatlong team ang naliligaw ngayon kay Prince Capiral. Ito ang Alaska Milkmen, Tropang Giga at ang Northport Batang Pier na posibleng panglipatan ni Prince Capiral. At ito nga ang hinihintay na desisyon ngayon, lalong-lalo na ang Barangay Ginebra lumalalim ang lineup pagdating sa big man position. At tiyak kung sakaling manatili nga sa Barangay Ginebra si Prince Capiral, bababawasan ang playing time nito at posibleng mawawala ang kanyang kumpiyansa kung mananatili siya sa Barangay Ginebra. Kasi kinakailangan niya makipaglabanan sa minuto kina Japit Aguilar, Sidney Onuvere, Christian Stan Hardinger. Ilan lang ito sa mga big man na mga key players ng Barangay Ginebra. Kung sakali man daw, ayon sa ating kuliglig, kung lilipat lang daw si Prince Capiral, ito ang Northport Batang Pier. Alam niya kung ano ang magagawa niya sa Northport Batang Pier. At alam din ni Coach Pido Harencio kung ano ang gagawin kay Prince Capiral. Kung matatandaan, nakuha po si Prince Capiral ng Northport Batang Pier or ng Global Port noong 2014 sa second round pick. Kaya naman, alam na alam ni Coach Pido Harencio kung paano gagamitin ito kung sa Northport ito pipirma. At tiyak magkakaroon sila ng backup na sentro sa ilalim ni Greg Slaughter. At tiyak posible maging legitimate contender nga ang Northport Batang Pier. Kayo na po ang musga sa nasabing issue. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.